599 para sa 30 GB na data, valid na for 7 days. So saktong-sakto yan, guys. Kung wala kayong internet, 30 GB is enough para makapanood kayo ng TI, di ba? Pwede kayong magbabad. So ano pang hinihintay nyo? And hashtag... let's head back to the draft. Naku, ako'y nagsasawa na dito kay IO talaga. Unang araw pa lang Pillage and Dan. Nakuha na naman itong IO. A lot of games. Actually, kung itatali mo talaga yung IO, ang dami niya. Like tiny, di ba? Oh. Pero ang nakakatuwa dito, magkahiwalay na sila. Hindi na sila magpa-partner. Hindi na sila magpa-partner. Hindi na sila mag-jowa. Ang partner ng jowa na ngayon ni Tiny ay si Lycan na. Oh, sa ngayon ha, pero parang, malay mo, may comeback yan. Parang pero, si Lycan, si ano, si pero AJ. This time ha, naka, hindi na natin makikita. I think ito, ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Kung hindi mo gagamitin, iban mo na. Iban mo na. And di ba, binan nila, second ban nila sa first phase ban. Siguro, tinignan muna ng Fnatic na ano. Tingnan natin kung ibaban nila. Pag you hindi have nila to binan, test the waters first. Pag hindi nila binan to, ibig sabihin gagamitin nila eh. Mm-hmm. Diba? So siguro, kaya biniinan na ng Fnatic. So kinuha nila dito yung Tay Dunter para at least mawala yung isa sa mga comfort heroes ni Old Eleven. Mm-hmm. Nakikita ko si Old Eleven kahit anong heroes niya, hindi siya nababaog sa offlane. Parang never ko pa siya nakikita nababaog sa offlane. Teka lang, sobrang si lakas Old sa... Eleven? Teka lang! Ay, sorry, si ano pala? Si Yang. Sorry. Hindi, kakasama kasi nila yung dati lang. Sorry, si Yang. Sorry. Nagulat din ako, sorry. Parang parehas kasi sila naman yun, ang playstyle sa laning si Yang tsaka si Old Eleven. Sobrang pulido nung laning prowess nila. Kaya may kita mo na, kung never, bibira lang silang mababog sa laning phase. Diba? Alam ko na kung bakit nabanggit mo si Old Eleven. Kasi kanina, sobrang ganda ng performance ng VG Gaming with Old Eleven, Tidehunter. Yan ang nagpapanalo sa kanila. So, di tayo baka move on. Pero, Fnatic, may chance. Kasi ito ha, yung Tidehunter sa ngayon, hindi na siya 100% na nilalagay sa offlane. May mga times na sinusupport siya. But in this case, for Fnatic, do you think makakakita tayo ng support na Tidehunter dito? O as easy death yung gagamit nan? Sa tingin ko, baka mas malaki yung chance na gawin siyang offlane para at least may counterplay ka nun sa relocate. Tsaka para mas malakas yung laning nyo para sa akin. Kasi parang, hindi na agad. Pinignito ng... Elephant. Oo, lina agad. Halos lahat. Kumbiyansan! Yung... Sa Chinese region, mainit din talaga ng lina. Mainit literal. Grabe attack speed niyan pag binagsama mo, di ba? Overcharge plus yung fairy resolve. Parang siya yung magiging carry dito kung ano yan, mid na lina tapos naka right click type, di ba? So pwedeng gawin dito ni Eurus, kung mid lina nga to, tapos ang plano dito ni Somnus is right click type. Pwede siguro mag-step down dito si Eurus sa kanya carry. Pwede siyang kumuha dito ng carry na hindi masyado kailangan na farm. Yung mabilis agad mag-online. Ang tanong ko, yun ba ang comfort zone ng elephant? Ah, yan. Hindi natin makikita. So, pwede pa silang mag-guy? Pwede pa silang mag-gyrocopter dito? Gyro! Isip ko gyrocopter eh. Pwede pa rin. Kasi kung mag-ano sila, kung hindi sila, kukuha sila ng ano ng hero na, or bibigyan nila si Eurus ng mga hero na heavily kailangan ng ano ng farm. Diba? Hindi niya makukuha yung mga tipo ng mga Morphling dyan. Diba? Spectre. So siguro, Gyro. And wala na rin kasing Sven. Naisip ko sana Sven. Kung pwede hindi rin sana mababan. Sven. Yeah, ayun eh. Naban na nata yung... Gusto ko itong ano? Hindi, yung Gyro. Ah, yung Gyro. Baka yung sila na yung magbaban this time around. There's tayo. Oh, so baka malay natin hindi makuha. Pero ayun na nga, speaking of, baka mag-step down. Let's see. Kadalasan kasi nakikita ko si... Somnus ang naging step down eh. Sa pagpa-farm? Oo. Si Eurus talaga yung parang scaling nila. Lang muna. Kailangan niya talaga scaling kaya na eh. No? Mm-hmm. As a mid laner, yung sinasagad niya yung XP niya, pwede pa naman dito gawin na elephant post-4 na lina pero parang kung magpa-force post-4 sila na lina dito, kailangan nila dito na offlane or at least mid na talagang initiator. Kasi parang magiging weird yung lineup weird ng elephant. Supports. Kung weird yung supports kung Lina plus Ayo tapos wala pero silang initiator. Pero malakas sa lane. Mm-hmm. Yun namang kagandaan ng Lina plus Ayo, sobrang lakas naman sa lane. Gusto ko yung ginawa dito ng Fnatic na binan nila si Sven kasi para sa akin pag pinagsama mo si Lina tsaka si Sven sa core. Kumbaga yung kainan ni Lina sa mid game which is sobrang dali. Sobrang dali niyang punitin
sa backline or sa frontline pag nag-go siya, for example, lang sabihin natin Slark or kaya Magaro after, eh usually, di ba, for Lina, after, ay, first item, Boots of Travel, tas BKB, pero ang dali na pa rin patayin ni Lina pag wala pa siyang armor item, lalo na pag yung kalaban niya is sobrang laki ng physical damage. So, like gusto ko ginawa dito ng Fnatic na binan ni Link's Bane para hindi ma-enable yung core Lina. Kasi mangyari dyan, syempre, pag wala pang, for example, Shiva, or Assault Kira si Lina, hindi mabibigyan ni, ay mabibigyan ni Sven ng armor, etong si Lina, with his Warcry. Para tumibay. Para tumibay. Ba? Tibay at lakas ng loob lang daw ang kailangan pala ni Lina. Eh. No? Para sila, kay... sila pala nagban ng Weaver. So. Ay, sila naman kasi ang nagban ng Weaver. Kasi pwedeng mag, ano, eh, pwedeng mag-4 Weaver to si, ano eh. Si, DJ. Ay, si, ano, si, Gabs. Ay, teka lang. Pillage and Dan. Ito yung ano ah. Ito yung ipinapanalo na hero kanina ni Chuyan sa VG Gaming ah. Sobrang gaganda nung mga pasok na with the Aghanim Scepter. And tingnan natin kung mauulit nga ba to. Yappy. But silipin natin kung sino ang magtatapat sa ating head-to-head matchup brought to you by Enervon Active. Ay, si Chuyan at saka si Somnus. Nako po. Eto si Somnus, kilala na natin even before anong nasa PSG LGD pa siya na talaga namang outstanding yung naging ano niya. Meron pa siya isang pangalan before. Maybe. Di ba? Yan pa yung dala-dala niya before. But si Chuyan naman dito, eto na yung chance niya kasi alam namin si Chuyan, hindi naman siya masyadong nabibigyan ng big break. And eto na yung time ni Chuyan para patunayan kung kaya nga ba niyang sumabay sa isa sa mga high caliber mid player like Somnus. Pero yun na nga, wow. That head-to-head match is brought to you by Enervon Active. Again, Legion take Commander. Charge of your day with Enervon Active's multivitamins packed with benefits such as immunity, energy, and mental focus na kailangan natin and ng players ng TI. So, hashtag Enervon Active. So, ano na, gulat ka ata, Pillage, sa ano? Hindi, inisip ko kasi, it's either ano eh, it's either Abaddon sa ano, kung yung IO is magkakwatro and walang Hoodwing, pwede kasi kanina silang mag-Abaddon. And then, ginawa nila is kumuha sila ng mas solid na, or mas okay na support, which is yung Hoodwing. And then, yung pupunuin yung Abaddon, kaya naman gawin ng isang LC. Aha. With diba? Sa press the attack. Oo, yung press the attack. Sobrang ganda kasi sa... pang save, syempre tulong din sa team fight. Pero dun sa Hoodwink naman, ang iniisip ko kanina, I was expecting din dun ano, DB. Ay, surprising, hindi ko pa nakita si Dawnbreaker. Wala ring nagbaban. Walang nagbaban, walang pumipick diba? Ng Dawnbreaker. Pero dun sa mga previous game kasi kanina, merong mga meron DB na mga first ano, first. Yeah, VP first ban. Yung unang gumamit. Diba? At saka may mga first ano, first phase ban. Yes. Ah, ng okay. DB. Yes. And in, ano kasi dito, kung in terms of sustain, isa lang ang kaya ng of course, ng IO, kakapitan, di ba? Kung meron ka man, isang mabilisan lang kung makakabuild agad ng mecha. Or creeps, di ba? Mga ganun. And yun yung isa kang naisip. So, DB sana. And hindi nga siya naban. Pero, I think, Hoodwink, may crowd control din. So, it's all good. Nisip ko kasi kung magdo-dawnbreaker itong Elephant, kung kunyari, mag-offlane sila, parang... Sino magse-set up ng relocate? Yun nga. Yun kasi din. Hindi naman ganun din ka taas yung duration ng stun nung second ng, skill. Ano, ng, yung Celestial. Hindi, yung second skill ni Hoodwink. Ah, sorry, akala ko yung tawag yung basta yun eh. Alam ko na yung second skill ni Hoodwink. I think for ano 2.2 seconds lang ata yung duration stun niyon. Ayun, bushwhack pala yun, bushwhack. So, eto yung napili nila magsiset up ng mga relocate, which is yung dual. Tsaka, butikin naman, ang dami lang pang ano dito, sa kili na kung sakasakali. Meron nang overcharge, misus din ni Ayo, tapos meron pang press the attack. Pero ginawa dito ng Fnatic, nagbibuild sila, ay nagdadraft sila dito na malalakas na support. I think for Fnatic, DJ ata gagamit nung ano, nung... Pwede atang post 5 na, tapos... Ah, pwede yung post 5 pala na, no? Na Tide Hunter. Tas, post 5 na Tide Hunter na to. Post 5 na Tide Hunter. Tapos pagsamahin mo si... Walang gagawin sa, yung Taskar ano, na position 5 eh. Tapos pagsamahin mo si Nature's Prophet at si Taskar sa top para malakas yung lane. Super lakas yan. Kung tignan mo, maging maganda yung lane ni Storm, maging maganda yung lane ni Nature's Prophet, paano ka lalabas sa mapa? Pag lumabas ka sa mapa, nandiyan si Nature's Prophet with this teleport, tapos nandiyan si Storm with this ball lightning. And na-live. Di ba? So, pag lumabas ka sa mapa na mag-isa ka lang,
for Elephant, edi patay ka agad. Kung magkaroon ng magandang start itong Nature's Prophet and then Storm. So, for Fnatic, they are prioritizing yung laning phase nila dito. Meanwhile, for Elephant naman, nakakagulat lang kasi ang dami kong napanood na games kanina and wala akong masyado nakita na Hoodwink. Ako rin. Parang namahinga yung Hoodwink ng ano eh. Medyo matagal-tagal na. Oo, medyo matagal. Last na nakita ko siya na mapick talaga is sa Animajor pa. And nung nagdaan yung dalawang hindi naman non-major tournaments like ESL 1 Fall and ESL 1 Summer, medyo nagto-tone down na yung pagpick ng Hoodwink eh. Diba? And ngayon, ginamit na naman ang Elephant and tingin ko, conclusion ko doon talaga. Unang araw kasi ng TI. You have to play it at your game. Parang kung ano yung na-practice mo, yun yung kukunin mo muna. And then, as habang nagtatagal yung group stages at yung playoffs, dun sila nag-a-adjust. Okay, gyro talaga. Gyro talaga. Nagulat lang ako, nag-ban kasi sila ng Darkseer, Spectre and Darkseer. So parang iniisip ata nila rito na magpo-position 1 pa yung Nature's Prophet no? Pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. Pero against Gyrocopter, parang lugi sa matchup si Nature's Prophet. Parang hindi kayang labanin ni Nature's Prophet si Gyrocopter. Bibigyan mo ng farm yan. Bibigyan mo ng farm yung Gyrocopter na yan. Diba? Tsaka hindi, hindi ka makakapush ng maigay. Hindi ka makakapag-control ng late. Kaya sumabay ni Gyrocopter sa pabilisan mag-farm kay Nature's Prophet eh. Kung carry. So I think for Fnatic, kailangan nila dito kumuha ng solid na carry for Raven. It is very surprising para sa akin kasi alam natin pag sinabing Raven, kumukuha siya ng mga heroes na talaga namang pang-diinan like kanina, di ba? May Luna, and then mga pambuhatan talaga, minsan Terror Blade, pero Razor, parang mag-e-end pinaki... Ay, wait, parang gusto kong gawin dito na Fnatic, offlane Razor, tapos carry Nature's Prophet. Kasi si Raven... Yes, yun nga na. Si Raven kahit na basta bigyan mo ng hero yan that bigay mo sa kanya yung tatrabawin niya, hindi naman slow farmer si Raven eh. Makakahanap at makakahanap ng paraan yan para makapag-farm eh. Diba? Yabby. Even with that Razor or yung NP. Yabby. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa mga draft na very unexpected para sa atin game number 2. Again, quick predictions, mga sir. Akong gagawin ng Fnatic yung sinuggest ko, Fnatic ako. Pero narinig ka nila. Kung hindi sila mag-offlane Razor, sa tingin ko mag-ano ko, mag-elephant. So, saan ka talaga? Saan ba talaga? Yan yung ibang sa'yo eh. Hindi ko sila kita eh. Hindi ko yung Fnatic ka na. Fnatic ako. Fnatic ka. Ikaw, Village. Elephant. Elephant ako. Yun ang nabunot eh. Diba? Tsaka yun nga, yung Gyrocopter IO na sabi naman natin kanina yung kung bakit maganda yung magiging kalalabasan ng Gyrocopter. So, I'll go for Elephant. Ako, I'd like to see a 1-1 ulit para sa Fnatic. So, I'll go for Fnatic. Pero yun na nga, tapos na ang ating draft dito. Pero habol ko muna, guys, ha. Meron ulit tayo dito ng from Voucher Seller na giveaway. Ayan, there's 150 worth of a lot of items like a merch, gaming chair, peripherals nandyan din. And of course, gaming laptop. Kasyang-kasya sa isang box. So, kita nyo naman. Sana makaiuwi yung isang box na yan. So, kung gusto nyo sumali, guys, PM lang po kayo dito sa page natin. Sumali na kayo, guys. Sayang naman yan. Pero, yun na nga, tumunog na ang ating kampana ba yun? So, tropeta. Yun. Yan. So, ipapasa na natin to sa ating mga casters. Shala and Aki, take it away. Ayun na nga. Elephantastic. Walastic. Ewan ko na nga dyan sa elephant. Pero ito na nga dahil speaking of elephant, kumuha sila ng hoodwink na minsan na lang din na makuha. Pero this is it, guys. Game number 2 between Fnatic and Elephant. Pakilala muna natin. Para sa side ng Fnatic, Nature's Prophet ni Jabs, Tuskar ni DJ, Tidehunter ni Def, Razor ni Raven, and Storm Spirit ni Chuwan. On the dire side naman, Elephant, iyan. Si Eurus ang gagamit ng Gyrocopter dito. Somnus sa kanyang Lina Young on the Legion Commander. FY, Hoodwink. At si Super ang gagamit ng IO dito. Alam mo, Tita Shola, ako'y nag-research ng kaunti. Tingnan ko yung kanilang Dota 2 Pro Tracker. Ayan. Appear tayo dyan. Ayan. Tinignan ko yung kanilang mga stats sa Dota 2 Pro Tracker. Si Raven ay...
pinakamarami niyang games sa kanyang mga pub games ay Nature's Prophet. Yes. So talagang praktisado ni Raven itong Nature's Prophet na to. And tingin ko naman kasi, uy, si Jabs yung Nature's Prophet. Si Raven yung Razor. Na okay, okay. Uh-oh. Akala ko carry na ano to, carry na Raven. Pero I think same pa rin naman yung pwedeng gawin dito ng Fnatic. May mag-split push sa kanila. And si Raven Razor, gusto mo ba tong carry na to for Raven? Dahil nabanggit nga rin ng mga ano natin kanina, ng mga panelists natin na mostly pinipick ni Raven, mga farmer. Oo. And tingin ko maganda kasi yung Razor dito sa lineup nila. Kaya niyang makakuhaan ng, pwede siya agad na sumama sa teamfight. Kasi yung hero dito ng Fnatic, maaga makakapag-snowball yung Storm Spirit eh. Kasi walang panghuli para sa kanya. And Nature's Prophet, yung global presence niya, pwede siyang mag-TP anytime. So tingin ko kaya kumuha dito itong Fnatic para pwede agad sumama sa teamfight. Diba? So kaya nila agad na lumaban, hindi na kailangan mag-farm dito ni Raven. At hindi siya basta-basta malulugi sa laning phase. Yeah. Ang ganda rin ng matchup dun sa bottom lane. No? At I think makakalamang ng bahagya itong si Raven. Kasi yan, kayang-kaya niyang harasin itong si Yang with the Legion Commander. And of course, kung hindi man niya ma-duel mamaya si Razor, di ba? Pwedeng-pwede niyang static linkan lang si Legion Commander mamaya. But we will see. Kanina, yung Fnatic medyo kinulang sila eh. But I think kaya naman nilang bumawi dito sa game na to. And nabanggit nga nila, di ba? Ito yung hero ni Cho Wan nung nanalo sila sa Vici Gaming kanila. So talagang pang-finals na agad. Day 1 pa lang, di ba? Pang-finals na agad. Kasi mas magaan naman din talaga yung buhay ng mga teams kung makakasecure sila ng maganda. Tsaka, ang maganda kasi sa Storm Spirit siya yung top 1 natin na laging pinipick na mid lane. Almost may 51% win rate siya. And usually kasi yung mga mid lane na ganito, yung mga kayang i-counter yung carry dito ng Elephant, like Gyrocopter. Kaya niyang patayin dahil sobrang lakas ng kill potential dito ni Jobs and Depp. And pwede siya agad na mag-rotate dyan, no? And hindi din basta-basta na walang pang disable kasi yung Elephant dito para pigilan yung Storm Spirit na mag-snowball or tumalon or mag-dive, di ba? Ayan, quick update lang, Tita Shola. Hey, mukhang nanalo ang Beast Coast against Team Secret, ha? Yung team ni Kuya Nick, mukhang masaya ngayon. Yung mga nag-yola dyan sa Beast Coast. Congrats. And kung gusto niyo pang humabol ng bets nyo, guys, tapos lang kayo sa PNX Bet. Ayun na nga din. So, tingnan natin dito, itong si Somnus, meron na rin siya available na bottle and chewan. Uy, kamuntikan pa nga. Hindi enough din. Hindi pa enough yung damage ni Lina dito. And yun nga, I like yung rune control na pwedeng i-provide ng isang Nature's Prophet. Ang laking tulong nito kay Chuan eh. Diba? Kahit hindi naman makuha yung rune, ma-deny lang nila eh. Hindi lang makuha ng rune si Lina. That's how you think ka rin sa bottom lane. Static lane on to Yang. At ito nga sinasabi natin, Nature's Prophet with a teleportation on the bottom lane. First blood going in for side of Fnatic. Si Raven pa ang makakakuha ng kill. And kakabanggit ko lang ng PNX Bet.com. Guys, kung gusto mong humabol mga bets nyo, don't forget to use our promo code DuponWX upon registration. At syempre, bet responsibly. Right clicks on to Chuan dito. Kaya nga ba ng damage at Tingin ko wala na rin kasi status dito itong si Storm Spirit kanina pa, while itong si Lina lagi niyang pinapaulan na ng Dragon Slave and ang sakit ng right click damage niya. Pero at least ang bilis ng reaction dito ng Nature's Prophet, pagka-teleport niya sa bottom lane, nag-TP siya agad sa gitna para makakuha din or makabawi man lang. May trade na nangyari lang din dito para sa side ng Fnatic. Pero maganda rin ginagawang scout dito ng alaga ni Nature's Prophet. Binlock niya yung cab side dito para kung sakaling may mag-stock, 'di ba? Hindi ganoon kabilis na mapupuntahan din. Napapang scout niya. Grabe din talaga yung map control ng isang Nature's Prophet. And as well, no, ang daming ginagawa ni Jabs ito sa early game. Ini-stackan niya pa si Chuan, yung small camp ng Storm Spirit sa gilid. Diba? Kapag wala sa kanya yung creep wave, pwede lang siyang pumunta doon. Additional farm pa. Oo. And top lane naman dito, Dep. Sakto lang din naman yan kasi kita mo hindi siya basta mapapatay.
dahil makunat na dito itong si Dev, pwede na siyang maiwan-iwanan dito ng Nature's Prophet and mag-teleport sa may bottom lane. Kasi nga, sobrang lakas ng kill potential nila eh. While yung vision naman na Elephant sa laning phase, siguro mas pin-priority nila para makapag-farm din naman itong si Legion Commander. Tamang, ano lang yan, overwhelming odds. Sakto lang. Wala pa rin masyadong ganap dito ha. Pero ito yung iaabangan natin eh, si Jobs. Kasi at some point of the game, pwede rin siya maging damage dealer eh. Diba masakit din yung right clicks ng isang Nature's Prophet as well as ang dami niya pang pwedeng magawa. Kahit wala siyang pang lockdown dito. Kung matimingan man lang niya or ang gandang shards! Pero dito sa bottom lane, Action Jackson nga din talaga that pang scar. Snowball, hindi na nga din kailangan eh. FY, mamamatay pa rin dun sa bottom lane. And another kill na naman ang makukuha ni Raven. Oo, and maganda naman din ang item dito ni Jobs. Meron na siyang urn and pwede niyang ilagay agad sa vessel yan para hindi din makapag-lifesteal. Etong si Eurus, lalo na kasi meron siyang IO, di ba? Pero tingin ko kailangan nila na ano na mapatay etong si IO ay si Gyrocopter. Pwede kapag nakapag ano na si Storm Spirit. Pero yung dito sa may bottom lane. Yung, gusto niyang umalis din dito pero na-stun na so slow nga si Tito Raven. The damage will it be enough to take down itong si Razor? Few more right clicks and yes indeed mamamatay si Raven dito pero another reaction from Jab Tito. Gusto niyang tumulong sa may bottom lane pero hindi pa rin ganun kataas yung damage ng isang Nature's Prophet. Yes, diba? Yung ang tinga pwede nilang gawin i-save lang muna talaga si Razor for now. Oo, yung third skill dito ni ano no ni Young sakto din nakapag lifesteal siya and may face boots din kasi siya eh, no? Hindi rin siya basta-basta na agad na mapapatay. Malapit na siyang mag-level 6. So, I think, ano to eh, Lina pwedeng mag-rotate sa may bottom lane. And sakto yung timing niyan. Vessel, rekta na talaga. Nature's Prophet, mag-rekta na talaga. Si, ano, si Nature's Prophet. Para kaya nila mapatay dito itong si, ano eh. Well, Dep, meron na siyang hood. So, okay lang yan kasi makapagpa-level 6 na siya. Hindi siya rin basta-basta na mapapatay sa may top lane. Pero DJ, rotating na. Pero kita siya may vision. Yan naman talaga ang ano niya eh. Yan ang trabaho ni DJ dito. Pero zip in na nga para kay Chuan dito. Aabot na nga ba? And that snowball stun dito. The teleportation pa ni Jobs. And, so hindi na yata aabot dito yung sustain ng isang IO. But the two-man stun from FY, madedelay lang din or mahuhold ng konti. Pero hindi makakuha ng revenge kill ang side ng Elephant dito. Mahirap kasi yung dalawang support kasi dito ng Elephant. More on laning pace lang gagawin yun eh. Di ba? Wala silang pang disable and hindi wala din silang pang initiate. So ito yung nagiging advantage ng Fnatic dahil yung global presence nga ng Nature's Prophet and anytime pwede siya mag-TP and pwede sila makakuha ng early objective. While maganda yung ginawa dito ng ano ng Storm Spirit dahil may vision sila doon sa may triangle banda, kinuha niya na agad yung stocks kasi baka ma-farm pa nga ng Lina yon or ng Gyrocopter. Baka makuha pa ng iba yan. Pero DJ dito scouting, giving out information para sa Fnatic dito kung ano yung ginagawa o yung ganap ng isang Hoodwink dito. Pero tignan natin, there's Jobs as well dito to help out itong si DJ. On the way na rin sana itong si Chuan, pero that's a call for a retreat na lang din muna. At least naspatan din nila doon na nag-a-attempt talagang mag-stack itong si IO. And eto, mukhang farming lang muna, pero tingnan natin, Raven, anong next item dito na Raven? Early BKB na talaga siya agad. Bagay, maganda rin eh, para Aban. Hindi siya agad na mababurst dito. So kahit na may maduel siya, pwede siya makapag-react, BKB lang. Walang kaya nang pumatay dito para kay Raven. Farming game sure. Lang muna nangyayari din. Pero up na yung duel ni Young dito ah, but maganda naman yung buhay ni Raven eh, di ba? Mas nakakalimang siya in terms of... And gusto grabe lang naman! Tita Shola, hey, may nagtatanong, laglag na daw ba agad ang T1? Ay, wala pa pong malalaglag sa group stage. So, point pa lang tayo, pataasan ng puntos pa lang tayo, pero yang! Yang, delikado nga rin dito sa taas, and job! Alam mo, gusto ko yung presence na naibibigay ng isang Nature's Prophet. Oo, ayun naman. Diba? Na kahit ano eh, kahit hindi siya nakakapag-farm, at least yung health, yung +1, di ba? Ang taas ng kill potential nila. Pero yun, mabalik ko, wala pa pong malalaglag sa group stage. Yes. Pataasan ng puntos pa lang po dito. Kung sino yung top 4
yun po yung papasok sa ating upper bracket. Yes, at nandiyan yung the rest sila yung pero yung apat, yung fifth and lower. Oo, yung pinaka baba, sa baba. Tag-isa, tag-isa. Pero wala pa naman. So this is all in all, 18 teams ang kasali dito sa TI. So dalawa yung malalaglag at mamamaalam. Pero, Tita Shola, yung dalawang malalaglag na yun ay makakakuha na rin ng 100,000 USD. Ay, not bad na rin talaga. Yung makapasok pero, sa TI alone, goods pero, na goods na. Ang hirap nun, ha? Kasi, ang tagal mong pinag-intay kung malalaglag ka lang din. Diba? Imagine mo, ngayon na lang ulit nakapag-TI. Tapos, malalaglag ka rin agad. Pero experience naman, yun naman maganda para sa akin. Yes, yun naman ang ano, sulit na sulit dyan. And 4 days yung ating group stage ito. Marami talaga tayong pagsasamahan pa. Pero eto nga, going back to the game tayo. 2-1 with the zigzag team. Pero Savage, kinumita nga rin perfect sa 2 heroes alone. And that's the combo. The IO Gyro combination going down. Yes, wala rin kasing magagawa dito itong IO eh. Dahil sakto din yung Ravage. Plus yung Storm Spirit, kaya siyang i-shutdown doon sa may backline and na-turn nila yon sa objective. Top lane, mababasag nila and pwede pa nilang depensahan yung baba kasi nag-40. Act din dito ah, pero mid lane talaga yung gustong puntiriyahin ng Fnatic dito. There's a TP on the Nero, siya yung magpapakita dito. Pero ito na nga, binigay na nga na dito yung homing missile. Pero follow up. Chowan, natuto pa. And ano lang naman yan, chill lang muna dito. Etong elephant, pinagpa-farm lang muna talaga nila sa Eurus. Pero Storm Spirit, mag-sanggain kaya siya. Uy, ang daming stocks. Oh, stocks! Sarap naman ang buhay ni Eurus dito. Ano na lang yan, i-call down na lang yan eh. Ayun, habang nagpa-farm dito. Yes, and ultimate ginamit. Habang nagpa-farm dito etong si Eurus, guys, pwede kayong available na po ang ating Takip Silim Bunsun Collection. Punta lang kayo sa Shopee. Ayan, hanapin nyo lang ang The Armory or punta ka lang kayo sa Facebook page ng The Armory para mag-message kung ano ang sizes nyo. At bumili na kayo, guys. Ang model natin dyan ay si Ati Yakimaru. Oo. Model ng Patis Tiden. And ito yung suit ko ngayon, yung orange na long sleeve. Sobrang comfy niya, ang kapal ng tela niya, and sobrang premium nung pagkakagawa nung latest collection natin, guys. And 9 set yan, talagang from head to toe. Pwede kang magana dyan, pwede mong suotin yan. May bucket hat, may shirt, di ba? Talagang full pack. Para ka magsisimbang gabi. Pero Lina, yung simbang gabi malapit na. Yes, Lina, meron na siyang Yul Scepter. So may pang setup na siya dito kasi ang hirap nga naman kung hindi rin makagalaw dito etong si Legion Commander. Pero Eurus. Sabi naman ni Chuan, gusto niyang lumaban dito pero relocation out lang yung ginawa ni Ion kung babalik. I shall return, sabi ni Ion dito. Pero yan, gusto niyang lumaban dito. It's a duel. Ikinansa na nga rin with the damage. PNF flash. Siyang dito and your sharpshooter nga will not be enough to take down itong si DJ, pero that's 4 heroes ang nagtulong-tulong para mapatay itong si Taskar and yes. Medyo wala yata wala na rin kasi mana si Juwan doon kaya hindi rin talaga sila nag-umuo and sakto nga yung shard eh. Kala ko nga hindi ganun ka ano ka makakapag-follow up dito itong elephant. Pero still, meron kasing vision available yung elephant dun, kaya nakapag-react din sila. And sakto lang din yung pagka-relocate out dito ng Gyrocopter. And alam nila na hindi makakalaban dito pa yung elephant and gusto nilang i-take agad yung objective. Link Dagger next ang bibilin dito ni Def. Kailangan nila yan eh para makapag-initiate sila ng magandang team fight and everything else will follow after that, diba? Ito yung power spike na rin talaga ng Fnatic. Ravage is up once again. Pero dito sa kabilang dulo, Yang gusto lang din niya mag-pit push muna. Pero pumasok na naman si Juwan dito with a Vortex. Mahuhulti na dito itong si Eurus pero Ravage kinokit na rin. Gusto lang din tatama dito pero sustain from Super will not be enough para mabuhay pa yung isang Gyrocopter dito. Yung sharpshooter hindi rin magiging enough dito. Elephant doing their best para ma-even out yung nakuhang kill na yon dahil sobrang importanteng hero
yun for the side of elephant, that's the gyrocopter, yung carry na iniingat-ingatan nila. Yes, and hindi rin kasi nakakapag-livestream lang ganun eh. Dahil may vessel nga dito itong Fnatic and nag-all-in sila agad para kay gyrocopter. Walang relocate pa doon kanina kasi kakagamit lang pero mukhang napipitas na dito itong elephant. Pero may blink dagger naman na si Death. Pero speaking of Death, hey, oh, yung ganda snowball! Snowball! Dito, medyo madedelate yung pagiging teamfight nila. Pero dito, one match dun sa may backline. Tingnan natin. Pero kayo wala yung laban dito. Dito, sama. Mamamatay nga dito yung the sharpshooter. Pero 2-1, makukuha naman niya yung kill with the wood wing. And tingnan natin. Bye back! Dito dito si Raven. Pero bye back, okay, committed. Gusto pa rin nga lumaban ng elephant dito. It's a 5-man commitment. At si Jabs lang yung matin. Pero dito, hindi na makapag-EP out. But that's 2-1 down. Fnatic, but five back then na commit nila. Pero use dito, mag-set up on nga ba? Walang mat! Si Jowan! Oh my goodness! And this Storm Spirit, but all that is not pangasahukay. And si DJ, that's overall a 4-kill. 4 kills para sa elephant. Oo. Paisa-isip ko sila dun. Na-force na rin kasi na buyback dito ng ano eh, etong si FY. Pero tingin ko kuno lang na talaga ng mana. Etong si Storm Spirit, simut na yung mana niya. Pero mukhang mamamatay din. Etong dalawa, sumunod pa sa hukay. First is real back sa side ng elephant dito, si Raven. Nasulit. Sulit you don't na sulit. Pick task in front of the tasking, sabi nga ni FY. Ayun na nga, gusto. Siya ang tasking. Eh. Ayun na nga din. Pero kanina kasi gustong ano, kala ko nga na hindi nakahabol dito ito elephant kasi parang nagpapakamatay na lang, naging alay na lang dito ito si Nature's Prophet, di ba kanina? Pero sumunod pa, nahabol nila dito itong si Storm Spirit kasi yung relocate pero mukhang may team fight tayo sa may top lane at mapapatay nila etong si Hoodwink. Na-dieback si ano dun, ha? Si Daddy FY dun. And napilitan pang mag-react ni Yang dun. Napatipis siya dun sa may top lane. Pero kasi medyo fatal yung naging error or mistake ng Fnatic dun. And gusto nilang bumawi dun sa pagkakamali nila yun. They will go for this Roshan. 30 seconds para dito sa Hoodwink. Pero merong obs pala dun. So I think may idea yung elephant sa ginagawa ng Fnatic. Ayun na nga din eh. Pero mukhang hindi na yata makokontest yan ng elephant dahil wala din cooldown available. Etong si Gyrocopter, so medyo mahina sila sa may teamfight. Pero bottom lane, napupush dito. Kailangan depensa ng Fnatic yung baba. Pero wala na yata silang ano. Pwedeng isa yung mag-TP or pwede sila mag-push dito sa top lane. Okay, meron silang vision dito. Kita-kita nila si Yang, hindi na siya makakapag-duel. And Oo, pero at least diba nakabawi-bawi dito itong Fnatic kahit na napaisa-isa silang napatay dito at nakakuha sila ng Aegis, pwede silang mag-take ng objective. Uy, Sangen, kaya and Sangen na nga itong si Storm Spirit. So, medyo mataas na rin yung kanyang mana kahit mag-sip in, sip out siya dahil wala kang panghuli dito itong elephant. Pwede rin siyang mag-BKB para kaya niyang patayin dito itong si IO. Pero speaking of what? Object dito, pero nga, walang relocation available. Para dito, ayun na pala, ginamit pala. Pero babalik, Iceland returns. Karabi ni Super, iwan na nga lang din siya sa Dream. Naikasan niya pala yung relocation, nakala ko cooldown eh. Pero limang tao, limang heroes ang nag-aabang kay Super doon. And sakto yan, pwede na nila matake yung objective sa baba and pwede sila makapag-drop ng vision dito while Somnus, anong next item niya? BKB, okay. And Sod, merong Ravage pero walang mana dito. Itong si Death, meron naman siyang Soldering. Pwede pa mag-force ng teamfight dito 10 seconds for the IO. And ito na naman, grabe. Basta-basta na lang pumapasok dito itong si Chuan. Nasa ito, pagpakas ng LSE dito. And the Laguna Blade bursting down itong si Storm Spirit. Pero yung kapalit naman yung kabuhay naman din ni Somnus. Yung static link giving damage para kay Raven. Dito siya na yung kopronta. Pero side of Fnatic is still as Aegis available. And grabe! And a 4-man Ravage galing kay Zed Sama. And si Chuan muna galing dito sa Gears. Double movie there. Pero ito na kaya ang simula ng katapusan ng elephant dito. Super gusto niyang umout pero no way out na nga din daw for this IO. This will be a
skin. Parang naging bait pa nga. Parang naging bait pa nga dito itong si Storm Spirit dahil napatay na rin nila dito itong si Lina na force yung BKB, yung Ravage talaga, yung nagdala doon. Plus matapang kasi si Raven eh. Alam niya kasi na meron siyang Aegis available pero ito yung ating instant replay. Brought to you by, of course, the one and only Predator, guys. Grabe, makikita ulit natin kung gaano kaganda yung performance dito or yung pag-commit ng skills ng Fnatic. Grabe, Death Sama. Just in time for a perfect Ravage. Ayun na nga din. Grabe, ang ganda rin ng ultimate dito ni Raven. Wala talagang takas. Etong si Super, damay na. Iwan. Pero, eto na yung ating mga tropa, Gising na gising pa. Wala. Uy, grabe naman yung ano nila. Naka-ano pa pala tayo dito? Projector. Projector. Sana all. Hello. Ayan, kumakaway pa si Idol, oh. Ayan. So, hindi naman dyan mga lords. Seryosong-seryoso, eh. Pero yung ating pancam dyan, malayo ang mararating ng gaming needs mo with Globe at Home prepaid Wi-Fi. Yes. Just load HomeSlurp 199 para may 30 gig data ka valid up to 7 days. So, sa mga tropa nating gustong sumali sa ating panka, meron tayong Discord link sa Kuya Nick na Facebook page. Make sure na i-check nyo yun para makasali kayo at i-on nyo lang ang inyong camera para sumabay kayo na maki-hype dito sa The International. Sayang, hindi pa daw nag-rampage. Pero Tito Pillage, mukhang nakabet yata si Tito Pillage ng dito, ha? Ultra kill. Ng ultra kill, ha? Kung Tito Pillage, balato naman dyan. Pero another post Tito from Elephant, ha? Lag. Okay. Oh, sabi ni Tito Pillage, takte, di pa nag-rampage. Good Diyos ko naman. Tita Shola, kamusta ba yung 5K voucher mo? Ako, ewan ko ba? Wala na for tomorrow. Nandamay si Alo, nananahimik ako nakaupo doon, tapos dumikit, bumulong! Tumaya ka dito. D1 game number 1, 1K. Tapos match winner yan, game 1. Diyos ko Lord, nadamay pa ako sa sakamalasan ng bet niya. Magkano ang nabawas sa'yo? 2K ang kanyang pinataya sa akin doon. Kaya minsan may mga demonyo dito sa tabi, wag na natin pakinggan. Pero... up next natin na bakbakan is EG versus IG. IG, mainit-init mga kaibigan. And IG, di ba? Kahit naman, nabalitaan naman natin, di ba? May mga nag-positive sa kanila. It's Sci-Fi and JT, pero palag-palag pa rin eh. Kahit what is COVID para sa IG. Di ba? Palag-palag. Ganda ng performance nila kanina with against T1. Yes, and this is it. Gyrocopter. Meron siyang Crystallis, BKB, and Yang. Yung ginagawa ni Yang dito, mag-shove lang ng lanes, then out, mambaboset lang. Pero, Sod, nakikita naman nila yung Nature's Prophet sa taas, pero isang teleport lang yan. Ay, makakakuha pa ng invisibility. Etong si Yang, so pwede siyang mambigla ng kanyang duel. Siya ba kukuha o si Lina? Lina na lang yata. Sinasabi si Boss Alo, bakit mo naman daw kasi tinayaan? Paano kasi? Grabe naman kasi yung dikit mo at bulong. Kala ko pa naman din. Sabi niya, hindi, sure win ako dyan. Maniwala ka sa akin. Alam mo yung kapanipaniwalang mga sinasabi? Ayoko na talagang tumigit sa mga ano. Propeta. Pero wala, ito na nga yata. They do have the vision dito, Stephen, para kay Chua. Hinahanap nila itong si Somnus MVP being a bean. Something popped up dito. Naglapag na nga sila ng set reward. Snowball! Sabi ko, walang kwenta yung duel dito nitong si Yang. Pero tingnan natin. Ay, oh, mukhang mamamatay na kanin dito sa gilid. Pero nakapag-relocation out. I shall return para kay Super dito. Pero si Yang, makukunan, sayang na naman yung mga skills ng side ng Elephant dito. That's one man down. Raven yes. With a mega kill streak. And nag-aabang na lang sila ng biyaya. Oo. Ayan na, bonus round. Ang ganda nung timing dito ni DJ, yung pag-snowball niya, nabaliwala, napa-BKB, TP out na lang agad yung Gyrocopter kasi alam niyang boss it na sila dun, pero hindi pa tapos. Somnus mamamatay pa. Laban.
nakulong pa nga sa bayan pa sa netong si Somos. Mapapatipi na lang ba siya dito? Pero walang pangod itong si Chuan. Medyo kapos din yung kanyang mana dito eh. Pero kita natin at as of this moment, medyo nalalagay na sa alanganin yung Elephant Show. Pero tingin ko kasi pwede pa lumaban dito yung Fnatic dahil meron pa silang Ravage and pwede sila mang pressure ng lane. Uy, grabe naman yung mga snowball ni DJ dito. And meron siyang Blink Dagger kasi. So maganda kasi yung item na yan kahit na duel, di ba? Wala, may, ano na, easy counter. And kanina pa niya nagagamit yung mga duel save niya dito. And ang ganda rin ng mga static link ng Razor. Nagiging wala na rin kwenta yung Lina. Anong item yes, dito ni Tidehunter? Sa pagkakaalam ko, tasking daw si FY. Pero mas para sa akin, mas mukhang tasking itong si DJ. Nalipasan na ng ano yun? For this game. Nalipasan na ng panahon yung tasking niya. Napaglipasan na pala ng panahon. Na ng panahon. Pero, Ravage! Ito na another Ravage dito, huling-huli. Sa CCTV camera, wala nang galawan dito pala sa side ng Elephant and Universe. Isama na natin sa hukay itong IO, the combination, the Bananas in Pajamas Brothers dito. Alam nila na nag-trouble. Alam nila na nag-farm din dito sa jungle. Nakita mo nakasod sila doon pero yung timing dito ng Tidehunter sakpang-sakto, hindi na nakapag-react or nakapag-relocate out. Ang ganda rin ng vision nila sa laning eh. Kita mo na-turn din nila agad yung true objective and may vision gaming sila pati dito sa may mid lane and hindi na de-dewards. Dire's middle tower has fallen. Bessel, sobrang grabe sulit. Grabe ang ano dito. Grabe ang Fnatic. Bawing-bawi yung game 1 nila. And, di ba, yung last series nila against Peachy Gaming, nabanggit ko rin kanina. Grabe naman si Jobs doon. Appear daw! Ang sungit mo naman yan! Binababaan pa ng ang ano? Ang sungit mo yan! Binababaan pa ng item. Oo, ng Bessel. Grabe yung mga, ano, teleport dito ng ano, ni Nature's Prophet. Kasi yun yung nakakapag-scout and yung mga alaga niya, ginagamit niya rin yun pang ano, pang punta sa mga lanes. Para easy din na meron silang vision doon. Pero tingnan natin. Pinakitaan daw si Daddy FY kung paano mag-task. Ayan, once again, magandang umaga. Umaga na, no? Oo. Sa inyong lahat, kuha na kayo ng mga merienda nyo dyan. Yung napag-usapan namin dati ni Casey at Boss Alo. So, lahi na masarap magkanton pag madaling araw. So, ay, I think pag-break natin, luto na kayo ng mga pansit kanton nyo dyan. Oo. Pero Lina, going for MKB. Ang kanyang bubuuin dito. So, tingin ko kahit meron dapat mag-halbert. Kahit Hunter, pwede. Oy! Pero tumalo na. Juan! Ito si Juan. And Young! Ay, hindi na talaga pinapaporma dito yung Elephant. Once na may makita silang hero dito sa mapa, wala na. Talagang sinusugod na sila. Ayun! Kakasabi lang natin eh. Na dapat may mag-halbert kasi nakikita din nila na mag-MKB. And masakit na rin yung damage, yung right click damage dito ng Lina. So, oops, masusobra yata si Juan na kasi napapadive dito itong si Depp. Pero 6 seconds pa naman yung Ravage niya. TP out na lang. Chill lang muna. Itong Elephant. Uy. Oh, I see. So maganda rin yung item dito ni Depp. Pagkatapos ng kanyang halberd, maglilinkin siya. Got it. So, and sakto naman kasi puro ano eh, puro single target yung duel, yung Laguna, di ba? Basa daw ni Chuan lahat ng China Dota. Well, di ba? Pag in-analyze mo din naman, iba-iba din yung playstyle ng mga ng mga Chinese players, pero meron kasi silang mga unique qualities talaga eh. So, I think malaki naman din yung chance and possible na talagang nababasa na din ng Fnatic dito yung mga laruan. But it's just the day number one. Marami pang pwedeng mangyari. Baka may tinatago pang strat itong Elephant, diba, for the upcoming days para dito sa group stage ng TI. Roshan is up, pero yung Lina, sinushove niya lang yung bottom lane para may mag-react. Pwede din kasi yung ano eh, yung Nature's Prophet, yung mag-dep na lang, diba? So, global presence dito ng Nature's Prophet. Hindi yata makukontest na Elephant. May shirt na yan, ha? Yes, galing din ka sa China Toad si Chuan. Talagang basang-basa niya na. And mukhang walang balak
mag-contest ang elephant dito sa Rosh. Oo. Attempt ng fanatic dito. Here you go. Raven dito securing out itong Aegis of the Immortal. Sa bottom lane naman, merong relocation from the IO and Gyro. Pwede silang mag-push out dito. Pero wala na palang counter towers yung elephant, ha? Oo. Ayun na nga din. And Raven naman, may Aegis naman yan eh. At Link and Spear, halos lahat may Link and Spear. Talagang defensive item, pero may naiwan. May naiwan. Sinong iwan sa Dream? Si Daddy FY, run! Daddy FY! Ayan, meron naman din siyang ano. Ano yung skill ni Hoodwink ulit na yun? Yung nakakapag... Scurry! Scurry! Curry. Oo. And ano naman siya? Meron naman din kasi ano eh na kaya naman siya mahabol ng ano ng Storm Spirit. Hindi nga din siya makapag-item, may maglo-Lotus Orb na lang din siya. Lotus Orb para kay ano, kay Woodwink, wala din kasi siyang farm eh. And I think maganda kasi yung kay Ipit ano eh. Na din talaga. Tsaka ano, nahihirapan din kasi sila na mag-team fight. Kita mo hindi na sila nakakapatay kahit mga sod nila na boboset. Raven, grabe naman yung item ni Raven dito. Tamang higop lang talaga siya kasi alam niya na yung Lina yun na yung may damage eh. So kailangan niya na lang talaga na tumagal sa team fight, magpakunat. Kita mo yung mga itemization niya, may Assault Kiras, BKB and Lincoln. Tama ba? I think so. Pero yun nga, talagang si Raven ang nakatoka dito kay Somnus. Pero eto na, they will go for this high ground push. Meron silang Aegis of the Immortal on their hand. So this will give them the advantage para makakakit na dito sa high ground. Arcane Rune. Ito nga lang ginagawa ng Fanatic. Ano? Si Jabs lang yung nagre-react. Kasi pwede naman siya mag-ultimate dyan. Clear na agad yung creep wave. Mag-trend lang siya, mga alaga niya. And teleportation siya eh. Yes, ayun ang panamaganda. Tingin ko, pwedeng pumasok yung Fanatic dito or makapitas. Dahil hindi na nakukompleto yung Elephant and malapit na rin yung Lincoln Spear eh. Pero speaking of hindi nakukompleto, masisipat nila. Etong si Ayo and Gyrocopter. Top lane, direct mukhang may nagaganap na action Jackson dito, BKBB pop top, defensively para kay Urus dito just to get out on that possible death dito sa may top lane. Pero at least, no, na-force out nila yung BKB ni Urus. Oo, ilang beses na yun eh, di ba? Laging ginagamit dito ni Urus kasi yun na lang eh, nag-show siya ng lane. Pag nandyan na yung kalaban, BKB TP, so hindi nila nagagamit sa may teamfight pero may nascad. Pero Fanatic, will they go for the chase? Medyo mabilis dito yung lakad niya. Pero inabutan pa rin siya ni Jump dito. Yung lock in din. Kanina pa ayaw makipag-high five ni Yang. Kanina pa nag-ano eh. Kanina pa gusto makipag-high five ni Jumps eh. Ganda na ginagawa ni Jumps dito. Ang bilis ng pag-react niya. Na hindi din kaka-blink dagger lang. And kaya nila. Kaya kasi mag-dive talaga ng ano eh. Ng Storm Spirit. Ang dami niyang mana. And may Arcane Rune ba siya doon? Alam ko meron siyang nakuha dito doon sa may ano, 'di ba? Sa may bottom rune dito. Oh. Alam mo siya wala para sa akin for this game, no. Kung mapipiliin ako ng MVP, yung dalawang support ng ano eh, ng Fanatic, eh. Ang dami nilang ginagawa dito. Oh. Sana pwedeng dalawa yung MVP, 'di ba? For me, it's Jabs and DJ dito. For me ano eh, Tidehunter. Ano talaga? Si Death, ang ganda ng mga ravage niya, eh. Yung setup niya dito, pero high ground na, mag-high ground na dito, itong Fanatic dahil meron na rin Lincoln, itong Tidehunter, so kahit pumasok pa yan! Pumasok pa naman, itong si Chuan, popping off his BKB, pero si FY dito, makakatakas ng liman, pero hindi siya palalampasin ni Chuan dito, kaso pa lang nag-duel, itong si Storm Spirit. Go ball! Kailangan ng tulong dito ni Chuan, pero another snowball save from Legion! Safe in the day for Fanatic is in Somnus dito. Matas the Aegis being popped off. Chuan, overstone na rin siya dito. Pero marami yung limit na nga rin. Pero nakapag-BKB pa dito itong si Urus. Medyo malalim na yata yung side ng Fanatic dito. And that's human down for their team. Ang kapalit na mabuhay ni FY. Medyo, masyado silang tumalon. Extension from Fanatic. Hindi ko nagustuhan yung pag-dive doon ni Chuan. Hinabol pa niya si FY kasi. Yes, and wala na kasi siya doon mana eh. No? Kapos din. And wala sa kanya kasi yung Aegis.
Well, si Raven, hindi naman kasi agad siya makakadire-diretso or makakapag-follow-up kasi wala pa siyang pang-jump-in eh. And ang ganda ng control ng Elephant doon, kailangan lang nila microwave dito itong Fnatic and mag-over... Parang talagang masobrahan sa pagtalon. And nasayang din yung Ravage dito ni Death dahil nakapag-BKB yung Gyrocopter. Hindi naman... I think medyo mali doon yung side ng Fnatic kasi pwede naman silang mag-ano eh, mag-power. Oo, nag-power lang. Din muna, pero asymptomatic gaming. Ayun na nga din. Dahil doon, nagkaroon din ng satanic na dito etong si Gyrocopter at ang hirap na patayin. Meron din Hurricane Pike. Etong si Lina, so kahit na mag-jump in sa kanya, etong si Storm Spirit, Hurricane Pike lang, pwede siya makatakas. And may BKB naman siya. So yung lead dito, kita mo naman, yung kill score natin, lamang na lamang yung Fnatic. But if you're going to look dito sa ating scoreboard, yung gold lead nasa side ng Elephant, it goes to show na possible pa rin talaga yung comeback for this game. They still have Gyrocopter at kung madrag pa nila sa late game to, Gyrocopter will do the job for Elephant. Tatayuan na lang niya yung side ng Elephant mamaya. Medyo mahirap yan kasi sobrang yaman din ng Gyrocopter dito and ang dami niya na ring item. Going for Daedalus, sila naman ngayon yung magsusod and kukuha ng kill. Isang minuto para sa Roshan, iniintay na lang nila pero na-scan nila yung position dito ng Fnatic. Pwedeng mag-go yung Elephant. Uy, Jim! Sayang! May gem pa dito itong si DJ. Nakuha pa. And sakto rin yung sharpshooter niya doon. Naku po. Lincoln. Mayari. Meron na ring Lincoln. Ito ngayon siya umasim kasi hindi na siya basta-basta na mapapatay eh. Diba? Oh. Hindi niya nakakalkula yung mana niya doon. Pero Raven, tumalon. At tumalon, pumasok na. From 2-1 dito pero kailangan na nila mag-ingat. And ito na nga. Itong humabol ni Yurusito, there's the homing missile chasing down itong si Raven. Pero tingnan natin, meron siyang link spear available. This tier 2 tower, yung next attempt ng Elephant. Yes, and meron din kasi Hurricane Pike eh, no? So, sakto din kasi Hurricane Pike. Pag static link, pwede niya lang para mawala agad yung static link and hindi makakuha ng ganun enough damage ito si Raven. Over attempt dito kay Euro sa damage mo kasi dito nakapag-pop ng BKB yung Gyrocopter pero Somnus dito. Speaking of BKB, will be popped off defensively, makakapag-out naman yung Lina pero may iwan na nga lang sa Dreams. Etong si Super gusto niyang tumakbo together with FY, takbuhan na lang muna ang mga itik at yung dalawang itik nga ng Elephant ang mabibigyan dito. At least, diba, na may chance nakabawi pa na makorrect ng Fnatic yung naging mistake nila doon. Sabi kanina, hindi daw nag-overextend si Storm. Mali na snowball target. Pero kasi late na yung snowball niya eh. Nakapasok na siya na nun eh. Si Chua na eh. And then nung gusto na niyang magba, wala na siyang mana, na-duel siya. Yes. Duel siya ni, ano, ni Yang. Ayun na nga din. Pero at least, di ba, nakakabawi pa rin sila. Nabigla nila dito itong si Gyrocopter pero may buyback siya available at hindi pa tumiming yung Roshan dito. Another 1 minute na naman pero pressure. Eto, nasi-secure na nila yung objective. Objective na muna. Disiplinang Marino na daw. Disiplinang Marino na Fnatic. I think kailangan nilang i-lessen yung mga overextension nila like kanina kasi ano pa rin naman yan eh. Kaya pa rin naman mag-defend ng Elephant kahit pa paano. Pero Chual, once again, gusto lang niyang kulitin dito yung side ng Elephant. Oo, pero eto na. At least, di ba, nakakuha na sila ng objective sa baba. And inaabangan na lang ni Jobs etong Roshan dahil magre-respond na. Pero meron na rin shared yung ano ah. Yung Legion Commander. So meron na siyang spell immunity. Stupendous! Tier 4 diba? Item naglalabas. Sa Fnatic na rin yung gold lead dito. I think pwede pa rin makakambak yung ano yung Elephant. I still believe dito. Basta kung magkamali or umasim ulit yung Fnatic, wala. Gyro is still Gyro. Tingnan natin. Dahil nag-aabang kaya din naman nila na makontest dito itong Roshan eh. Pero yung next item in dito ni Storm Spirit which is Aghanim Scepter. So maganda yun para mahatak niya lahat and makapag-setup na magandang Ravage pa dito itong si Death. Pero nakikita nila? Ay hindi kasi nakapag-sood. Hindi ito.
Ayan. Lamang dito yung ano ha, lamang dito yung elephant ngayon kasi hindi nila alam na nandito yung elephant. Ang gandang run. Okay. Larot nga dito itong Somnus MM. Nagamit na. Yung kanyang BKB, pwedeng lumaban yung Fnatic dito. No, walang BKB itong Somnus M, pero yung naiwan na nga sa name dito. Destination Commander, medyo mahalaga yung kanyang role dito for the following, next following clash dito. And mamamatay nga lang din yung Legion Commander. That's 68 seconds na wala siyang dito. And this will give out opportunity for para sa spy ba kaya tayan? Ay, naku po, pero walang mana dito itong si Chuan. Kailangan niyang mag-regen agad dahil kita mo naman, hindi siya makakapasok pero pipilitin ng Fnatic. Buyback ginamit na rin. Buyback na nga. Gusto nilang kuhanin itong Roshan na ito or i-contest. Ang ganda rin kasi ng timing nung rat doon. Tingin ko, saktong-sakto din na-break yung sod nila. Diba? Parang lumapit na rin dito itong si Tidehunter. Pero yun na nga din, top lane kail. Hindi mo ginagawa ni Nature's Prophet to. Babasagin niya yung rocks. Ayan o. Babasagin niya nga yung rocks sa may top lane. Mga si FY dito, Daddy FY. What are you doing? Hindi na talaga nakompleto yung elephant and medyo masasayang dun yung pag-buyback ni Yang kasi the purpose of his buyback is to contest on destruction pero yes. Mahihirapan silang gawin yun without one eh. Ang ganda ng ginagawa for me ng ano, ng Nature's Prophet, nang gugulo lang siya para hindi makapag-contest dito itong elephant. Therefore na-force dito itong elephant na dumipensa sa may top lane and hindi nila i-contest yung Roshan. Diba? Tapos kahit na hindi nabasag, niyang Nature's Prophet yung rocks. Okay lang kasi easy rush naman yun eh. Aegis Cheese and Repressure ata nakuha nila pero Divine. It's time. Galit na. Itong si galit Eurus. Galit na. O yolo na to eh. All in na. And if ever nga, this might be the last clash for Elephant dahil kapag namatay si Eurus dito, goodbye DR. Pero pag napalala pa, kaya pa nila makabawi dito. Pero Chuan na naman. Gusto na naman yung pumasok dito. Pero Yang. Okay. Mag-reset dito. Reposition for the both teams. Yung scepter na kaya Storm. Mm-hmm. And okay naman yung din. AoE Vortex. Mm-hmm. And maganda naman kasi pero kailangan kasi ma-force nila agad na mapatay dito itong si Gyrocopter. Maunahan nila. Kasi malakas din ang high grounds dito ng Elephant. Diba? Kung hindi mas static click ni Eurus, ay hindi mas static click ni Raven dito itong si Eurus. Talaga nga, kaya silang ubusin. So, kailangan mas static link. Sure. Pero, alam nila na ba yung DR na dito, pero nakapag-pop na rin. Ngayon, nakabait nila yung BKB ni Eurus sabay tawa. Ito si DJ. Yes, maganda yung ginagawa dito. Binibait and walang BKB yan ngayon. Pwede silang mag-push ng tower. And saktong-sakto pa yan, nakapush yung bottom lane and yung top lane. Ito na. Walang buyback. Na DND all in near. All in or nothing na lang. I did it my way. And now the end is near. And so I face the final curtain. Ito na nga. Tingnan natin kung mag-1-1 na ba. Raven, meron na rin Eye of Skadi. Ay, maganda rin yung Eye of Skadi para hindi din ganun kabilis na mag-lifesteal dito, lalo na yung sustain ni Io and Gyrocopter dahil may satanic siya. Well, gustong gumilid, manggaling dito sa sideline ng Team Fnatic. Gusto lang biglain or gulatin yung side ng Elephant dito. Are they ready? Pero kumasok na ito ng Team 2-1 Vortex! Connecting on the 2-0, pero ito na nga, tapos na nga ang Dota natin mga kaibigan. Namatay na kasi Eurus dito and that Divine. Divine Rapira, he's finishing off his team number 2, China Super Team. Ganda? Naku po. Ang ganda, ang ganda. Alam mo na yun eh, alam mo na yun na namatay na si Eurus, tapos ang Dota. Ang ganda ng call nila doon na talagang mag-sod. Plus, dahil walang vision dito itong Elephant sa may bottom lane and nakapush yung creep wave. Ang gandang sod nila. Isang mabilis na gulat. Magilin yung eh, diba? Yung suntok dito ni DJ, hindi na nakapag-react. Etong si Legion Commander.
Elephant were caught off guard dun sa last clash talaga na hindi talaga nila inaasahan kung saan manggagaling yung side ng Fnatic. And that was a good call kung sino man nag-call nung formation V na yun. Oo, para sa Fnatic, di ba? Ang gandang ano, ang gandang ending ng game dito, and na-continue pa rin ng Fnatic yung streak nila dito with the